morning mga kapot-pot, 6:35 na umaga. Ahon muna tayo ngayon sa matagal na natin nilagpupuntahan dito sa Timberland, sa San Mateo Rizal. Matagal-tagal na rin ako hindi nakabalik sa Timberland ah. Parang last year pa yata yung huli. Itong Timberland, sa mga tinakakalam, isa to sa mga sikat na puntahan ng mga beginner, tsaka mga, kahit hindi beginner actually, mga nag-iensayo kasi ahonin to. Maganda rin ang ahon dito, kaya kung gusto mag-practice ng ahon, solid to. Regalado Avenue na tayo, grabe, sobrang traffic, kita rito. Mamaya na ako magkukwento at singit-singit muna tayo rito. Pagbaba ng overpass, pasok tayo sa Sullivan Street. Tapos pagdating sa dulo na ito, maghihiwalay ang daan, isang pakaliwa, isang pakanan. Doon tayo sa kanan, pababa ng San Mateo. Dito parang umikot lang tayo nun eh. Pagdating dito, dyan sa kanan, Commonwealth na ulit yan. So kaliwa tayo. Ayun o, Commonwealth yung kalsada na yan. Ayun, nasa likod na tayo ng House of Representatives. Itong bakod na to. Pagdating kayo sa may stoplight, kakaliwa tayo dyan. Tapos palusong na yun, papaba na San Mateo Rizal.
Ayun na, pagbaba ng tulay na yun, ano na to, San Mateo Rizal na. Tapos eto, JP Rizal, yung kalsada na yun sa unuhan, sa stoplight. Ang direksyon ng Timberland, padiretso. Padiretso tayo, andyan yung Pure Gold sa kanto. Diyan natin kikita yung Sierra Blair Pambao. Hanapin muna natin si Albert. Mas malapit siya rito eh, so dapat mas mabilis ang makakarating. Ayun, ito na pala. Ano saan dito? Mga quarter. Quarter? Ang last na punta ko rito, kung di ako nagkakamali, nung umakyat ako dito ng gabi. Dati, lalo na nung pandemic, ito ang talagang andaming tao. Yung dating daan na to doon, dito sa kaliwa na to. Ba, oh, inaayos na rin pala to ah. Dati pagpasok mo sa street na to, grug na yan. As in lubak-lubak. Ito ang hanggang ngayon, hindi pa rin naayos. Mula dati hanggang ngayon, kalahati lang ng kalsada simentado, ganyan. Ayun na, malapit na tayo umahon. Pero actually lusong pala muna ito. Yan yung kaliwa na yan, yan napapuntang ano, shotgun. Ayun, isa sa mga matitindi. O yan yung pinakamatinding ahon dito sa Metro Manila. Shotgun. Wala pa akong na-encounter na mas mataas sa shotgun dito sa Metro Manila. Kita natin yung climb profile nitong buong Timberland. Ito yung buong climb profile niya mula sa baba kung nasaan kami ni Albert ngayon. Tapos ang una nating aakyatin yung wall 1 na nandito sa may bandang taas. Tapos pagkatapos niya, naakyat pa ulit tayo, aabot tayo hanggang wall 2. Tapos pagkatapos ng malapit na malapit na lang sa wall 2, ando naman yung wall 3. Mula dito sa paaran ng Timberland hanggang dun sa wall 1, approximately 3 kilometers yan na halos walang recovery. Tapos pagdating dun sa taas sa may wall 1, magkakaroon dyan ng recovery, maiksi lang. Tapos ahon na naman, papaakit ng wall 2 tsaka wall 3. Mula sa paano ng Timberland, kung saan natin sinimulang ipakita yung climb profile, hanggang dito sa wall 1, approximately 3 kilometers yan or less. Tapos mula naman wall 1 hanggang wall 2, nasa 2.5 kilometers. Tapos around 500 meters na lang hanggang wall 3 mula sa wall 2. Etong kung nasan kami ngayon, mukhang mababa lang yan sa camera, pero ahon yan. Pag tinignan natin ang aerial view niyan, mas makikita natin ang tunay na itsura niyan. Siko siya ng ahon na nasa around 8 to 10% gradient. After noon, isang diretsyong banayan siya na naglalaro sa 6% hanggang 8% gradient. Kung mga isa hanggang isang kalahating kilometrong banayan na ahon yan, hanggang makarating dun sa pangalawang siko. Yung pangalawang siko na yun, yun ang simula ng tunay na kalbaryo. Kasi pagkatapos noon, isang mahabang dire-diretsyong ahon na umaabot hanggang 18% gradient na halos walang recovery. Ayun. Kasama pa natin si ano? Ariana, si Master. Ano? Ariana, ibang itsura tawag sa akin. Ariana, ibang itsura. Ariana, ibang itsura. Ba, oh, ganda ng bike mo, Master. Tama. Mountain pink. Di ba Arwana? Ariana, ibang itsura daw eh. Ariana, ibang itsura. Hello, good morning. Ayos. Isang malaking karangalan makasama ka si Sir Ian. Ayun, tumuloy na nga tayo sa pagpadyak. Huminto lang tayo kanina dahil tinawag tayo ni Ariana, ibang itsura. Na gusto magpa-picture kasi nakatira raw tayo sa baba. Tapos nung na-realize niya na si Ian Howe pala yun tsaka si Albert Bambao, ayun, humabol siya hanggang doon sa may siko tapos nagpa-picture. Tapos ito, tuloy na tayo. Ito na yung sinasabi ko kanina na after ng pangalawang siko, dire-diretso na to na mataas, walang recovery. Kita nyo sa mga pababa may nagtutulak ko kasi sobrang delikado nitong part na to ng Timberland. Yung kaninang pangalawang siko, andun yung net kung saan maraming na-aksidente, maraming disgrasya. Actually, may namatay pa ron nung nakaraan lang bago kami pumunta rito. Siguro mga 1 week or 2 weeks yata before itong video na to. Kaya sa mga pupunta rito sa Timberland, pagpababa kayo, kung diskumpiyado kayo sa preno nyo, medyo mag-ingat-ingat kayo. O kaya pinakamaganda, kagaya rin nakita natin kanina, hakayin na lang yung bisikleta.
Tapos ito, makikita natin, marami tayo nakakasabay ditong siklista. Meron din mga tumatakbo at naglalakad. Isang warning din sa mga pupunta rito, may mga sasakyan dito na nakakasabay. Lalo na kapag kapababa ka, naku, dapat mag-ingat ka rito kasi may mga paangat. Lalo na yung mga paangat dito, minsan nag-overtake. Kita nyo yung lane na to sa kanan, nasasakop ng mga siklista. So ang tendency ng mga sasakyan paakyat ay umiwas, pumunta rito sa kabilang lane. Yung kung pababa ka rito, makakasalubong mo yung sasakyan, kailangan medyo alerto ka dyan sa part na yan. Bilang, tayo na tayo. Ha? 17 to 18. Camera? Oo. Oh. Pala yun. Wala mo mas mataas dito. Hindi lang kataas. Oh. Sige lang. Tira. Morning. Morning. Pawi na. Yan ang master. Go. Morning, kapot-pot. Morning, master. Pag-gina ako. Yung part na hinintuan namin ni Albert, dito pa lang yun sa gitna ng baba tsaka ng wall 1. Medyo malayo pang padyakan niya. Kita nyo, banda rito pa yung wall 1. Tapos, didiretso pa kami hanggang doon pa sa taas. Ito, makikita natin dito pag ginalaw natin yung mapa. Ayun, yung zigzag road na yan, yan yung paakyat ng wall 2. So, haahunin pa namin yan. Mataas-taas na ahon din yan. Paliko, hanggang dito, kakaliwang ganyan yan. Ayan, no? Tapos ahon ulit. Tapos, nandyan sa taas yung wall 2. Tapos, hindi na malayo galing dyan, dyan na rin natin makikita yung wall 3. Yun ang magiging ending ng akyat natin. Itong part na to, medyo recovery na to, malapit na to dun sa wall 1. Pagdating dito, hindi ko maiwasang maikumpara yung ganap dito, tsaka sa ganap sa taktak. Kita nyo dito, dito rin yung mga tambayan ng mga siklista. Pero hindi ganun kasigla kagaya na sa taktak. Itong akyat namin na to, weekday to, kaya siguro understandable na konti yung tao. Pero kung kukumpara nga sa taktak, kahit weekday sa taktak, talagang maraming tao, mas marami kaysa dito sa nakikita natin dito. So minsan siguro, depende sa trip natin, pagka trip natin na medyo konti lang tao, medyo tahimik, siguro mas magandang umahon ng Timberland. Pag gusto naman natin marami nakikita mga siklista, maraming kakilala, medyo masaya-saya ng konti, tak-tak ang sigurado, sure ball. Ayun, ito na ang view sa taas. Morning. Morning, master. Nakita din tayo, sir. Bayanin mo. Sir, pwede bang magpa-picture sa'yo? Oo naman. Oo, pahinga ka muna. Akanas. Ay, sige. Okay. Ano? 1, 2, 3. Okay na. Okay na. Thank you, sir. Thank you. Layo pa na. Motor to eh. Bakit naging bike agad eh? Ito, malaking halang. Sir, thank you, ah. Thank you, master. Master. Ano mo ako? Ako muna pumapanggap ng Ariana Evangelista. Ayun pala, pagka Friday lang pwede umakyat ng wall 2 and 3. Pagka weekdays hindi pwede, weekend. Tsaka holiday, dagdag may holiday. Holiday din. Ayun sa akin yung mga na-experience. Madalas rito, Ariana. Ariana. Ariana talaga tawag. Ariana. Tutuloyin mo na ano, Ariana Evangelista. Ariana Evangelista. Yan, mountain pink. Nung nakita,
tinatamad ako nung nakita kita. Hello? Sinipag na ako. Ano ba? Gusto niyo kumasok, pinaalong ko na ako. Aso apat lang, tired. Sir, bago sa susubukan ka na. Karamek! Sayang, dito na tayo. Ah, dito na tayo eh. Tara, okay. Pinaalong ko na. Budo niya, mahirap kaya. Uy, grabe, gusto mo rin makita to. Kayaan na, babae na kaya. Pinaalong ko ko. Ayan, tara. Sabi ko minsan nung dumalong. Gano'n ba, hindi ka mababa di ba kami nakapunta dun eh. Di ba ba nakakit dyan? Mas matarik ko dito. Ang matarik to? Oo. Ah, pali, walo na yun dun. Yun. Si Madam, anong pangalan? Nakalimutan natin tanongin yung pangalan ni Madam. Pinagpaalam niya tayo doon sa guard para makapasok wall to entry. Ayos, tagal kong hindi naka wall to entry ha. Sobrang tagal. Parang bagong-bago pa lang ako nung nag wall to entry ako. Trinks pa yung gamit ko. Ano pangalan mo, ma'am? Divine, sir. Divine? Opo. Oh, thank you ha. Nice, thank you. Ayun po na ko naramihin si Mundan. Sanay na sanay ko si Timber. Opo. Shout out sa SBC family ko po. Nandun sa baga yung SBC family. Shotgun. Shotgun ba pwede na ulit? Ay, bawal po siya eh. Bawal na talaga. Bawal na yung mga truck. Oo. Naiilang yung mga truck pag may mga bike. First time yung mga truck? Hindi. Mga 2017 nung abot-abot pa hanggang sa dulo. Ay, oo, may tatagos. Oo. Hindi, hanggang pa, lampas pa. Ayun, tatagos. Oo, tatagos pa ron sa Little Baguio. Tumpukawi. Oo, dun. Sa May Ten Commandments. Dati nakapunta pa ako doon ako dumaan sa kabila sa Buso-Buso. Okay. Kaya lang kami bawal na rin ulit eh. Si Divine kayo sir, ano parang? Si Rocky. Rocky and Divine. Swerte tayo Bert. Swerte tayo. Nakapasok tayo eh. Tropa-tropa naman namin yung guardia. Pero minsan lang namin kumasok. Ito na yung simula ng ahon kanina. Yung zigzag na pinakita kong aerial view. Ito na yun, ahon na namin. Ano Bert? Ito o tak-tak? Ito. Mas mahirap ano? Taas-taas nito ah. Namiss ko tong wall ko na to. 13%. Nabangis. Parang hinihingal ka yata Bert. Camera
Ito na yung wall ko. Kung titignan mo, parang kasing ano, kasing taas na kambal ahon sa ref pala. Kaya lang, syempre yung kambal ahon, dalawang ganyan. Ito isa lang. Pagbaba, pagbaba na. Para ano, baka matuyuan eh. Sabi, pawis ko. Yeah, so yan ang itsura ng yung Timberland hanggang wall 1, 2, and 3. Ito malapit sa dulo. Dati, nung unang panahon, pwede tumira diretso dito, papuntang Ten Commandments, papuntang sa Pinit, Little Baguio. Yan, dati, bukas yan. Yan, dati, nung nagpunta kami rito, tumawid, may trail yan, tapos labas mo yan, doon ang labas mo sa may malapit sa Buso-Buso. Sa may, nakikita mo yung Marikina. Oo. Water, ano yung may arko doon? Oh, yung Marikina ano upper blah blah. Ayun yun, dito yun. Ay, ito na yun. Oh, pag diretso mo yan, doon ang labas mo. Little Gano Baguio. Lapit lang yan. Pero puro mga pine tree diyan sa ano. Parang Baguio. Kaya Little Baguio. Buso-Buso, you know? Ito na pala yun. Oo. Ten Commandments. Oo. Dahil dyan. Pintong Bukawi. Yan ayan din. Okay. Ano isa? Ni Ate Beth. Kaya naman yan. Buti rin binuksan na nila ito pag weekend. Ano? Opo, Friday, Saturday, Sunday bukas. Di ba dumating yung time dati na talagang bawal? Opo. Alam dyan lang sa akin. Oo, wall 1 lang. Hapang ganda lang sa wall 1. Hindi pa yata wall 1 yun eh. Wall 1 yun yung kanina kung saan tayo sa na meet. Oo, una. Ito yung wall 3 yung may blades. Ito, ayan, ito sir, oh. Ito ang palatandaan ng wall 3 na, yung blades. Pwede yung babae natin, ikot lang tayo. Kung gusto nyo. Tayo ang sigurado ng bahay. Picture tayo, picture. Kasama si Ian. Kawan tayo mag-ano eh. Kay Dalaw eh. Sapa sa Ian birthday niya kahapon. Ah, talaga? Oh, Master. Belated happy birthday. Thank you. Belated happy birthday, Master Rocky. Thank you, thank you. Ano ba sir birthday mo? Oh, oh, kahapon. Pwede mong patunayan mamaya. Thank you.
Yun, nakabalik tayo sa Wall 1. Tayo muna tayo rito, nagutom na ako. Good day mga idol! Tara, sama tayo mga pat, master. Dulo na sa GoPro. Goodbye, tsaka si Sir Rocky. Kaya tanda ko, makalimutin ako eh. 1, 2, 3. Alam mo yan, sir. Nung unang akit ko rito, basta bago pa lang ako rin, may nagyayaran sa akin. 2015-2016. Tapos, pagkatapos tayo mong shotgun, kayaan dito. Eh, hindi ko pa alam pareha, shotgun sa kayo to. Pagdating dito, sabi nung nakasama ko, hindi ko rin kilala eh, nanamig ko lang sa Facebook. Sabi, huwag tayo nung, ano, huwag na tayo tumuloy kasi may kakamatay lang daw dito, pinili tumakyat. Tapos nakita ko yung, di ba pag lang pasasiko, sobrang tari? Oo. Inaakot ka pa. Oo, sabi ko, sige, huwag na tayo tumuloy. Pero galing na kami shotgun nun. Shotgun. Oh, hindi, mas matindi ang shotgun. Oo. Mas matindi ba? Mas matindi dun. Dito ako nakapag-shotgun eh. Wala eh, bawal na kasi. Lalo na nakakatawa. Parang ganda sa siko, puro ganon. Oo, oh, mas matindi dyan. Mas sikong-siko. Tapos matarik. Oo. Oh, ang nakakatawa doon, yung truck pa, pag andyan na yung truck. Oh. Kaya yung gigilid ka eh, mapapahing tukot tuloy. Pag lalo na sa bitet, ang hiyot tuloy. Ang nakakatakot sa shotgun, di ba yung pagkargado yung truck? Oo, oh, yun. Tapos kita mo, ang hirap na hirap umakyat oh. Tapos makakasabay mo, di ba? Anong truck? Basura? Oo, oh, yung dang truck. Pero akala mo, ah, mga atrasan ka eh. Kala mo may bilin, tapos... Kaya kinabawal nila kasi nga minsan may mga makukulit daw at itinaan sila eh. Minsan mayroon, pag nabitin yung truck, mayroon nang maahon yun. Oo. Diretso ka, atras nyo, wala na. Yung truck na matras dun ah, diba? Oo, meron. Nakabalaan nila parang sa... Kasi medyo sensitive. Nabilis kasi yung baka talaga sa akin. Sir, magsabaw ka. Sabaw, sige, kumilis ka nila na. Yung iba kasing bata, napapasarap sa lusong, kala nila. Oo, oh, malalakas ang loob nila. Yun ang lagi nga rin pag-iit. Kasi may nakikita ka kami, sabihin ka. Yung mga budol-budol na mga kalaro nila. Yan, yung mga akyat dito sa Timberland. Hindi pala akyat. Yung mga bababa. Kasi pag umakyat ka, hindi ka naman medyo safe pag umakyat. Kaya lang, kailangan mo rin mag-ingat pag paakyat. Kasi minsan, yung ibang nahihirapan, tumatahi, sinisigsad yung kalsada. Kaya kailangan mo maging ganito kasi maraming mabibilis na lumulusong. Oo, oh, question. Doon yung kailangan mo ingatan pag umakit ka. Pagka naman palusong ka, kailangan mo ingatan na kailangan double check mo yung preno mo tsaka huwag ka masyadong mapapasarap sa lusong dahil pagka nawalan ka ng control dyan, gets ka dyan, ito ay pinagkukwentuhan namin. Merong namatay na itong nakaraan lang. Tsaka hindi yun yung una, marami nang namatay dito. Tara. Maulan na oh. Ulan ba yan? Ayos, tapos na tayo mag-alusan. Sarap yung tambay namin dito ah. Ano na, alas 10 na. Si Divan tsaka si Rocky, nauna na sa amin kanina, bumaba. Lakad daw eh. Oo. Ito, pitik-pitik lang lagi na ang preno. Mahirap dito, sobrang tarik nito. Abot na 18% ang maximum gradient. Ayun, lalo ito, isang matinding bulusok to. Pag dito, hindi ka ng preno, pagka tumakbo ka rito ng mga 50, mahirapan ka naman preno dyan. Kaya kailangan, hanggat nakokontrol mo yung preno mo, preno ka lang ng preno. Kita nyo ko, ilang beses ko binanggit yung salitang preno. Kailangan, mamreno ka ng mamreno rito. Ano, check your brakes. Itong part na to. Ito na yung sigo, mas makakataon dito. Mas matindi to. Ganyan lang, alalay lang. O, diba?
Suwabe-suwabe lang. Dito yung ano, may namatay daw nung nakaraan. Isang cyclist. Master, oh. Master, saka na. Aliwa na ako. Ha, sige, ingat. Okay. Okay, dyan na muna magtatapos yung vlog natin. Sa wakas, nakabalik ulit tayo sa... Sa wakas, nakabalik din ulit tayo sa Timberland. Sa Timberland, World 1, 2, and 3. Maraming salamat sa mga nakilala natin dyan. Rocky Divine, Ariana Ibang Itsura, at syempre, Albert Pambao, maraming salamat sa'yo. Huwag kalimutan maranda ka sa piyaka sa mga Astila. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe. Ayun, sa Kartihen. Ay, di mo skip ng ads. Mas ba akong suwertihen. Ayun, sa muli, salamat.